Maaga pa lang, dagsan ang mga Katoliko sa Baclaran Church para sa Ash Wednesday ngayong araw. Live mula sa Baclaran, nagbabalita mula sa frontline si Gio Robles. Gio, gaano na karami mga deboto dyan sa Baclaran? Jess, patuloy ang pagdating ng mga kapatid natin dito sa Baclaran Church para sa Ash Wednesday. Nasa 200,000 katao ang inaasahan raw ng simbahan na dadalo sa oras-oras na misa ngayong araw. Dagsa na ang mga deboto sa Baclaran Church para sa paggunita ng Ash Wednesday ngayong araw. Lalo pang dumami ang mga deboto dahil sumabay ito sa araw ng Baclaran. Alas 5:30 kanina nang magsimula ang oras-oras na misa. Sa dami ng mga nagsisimba, umabot hanggang sa labas ng simbahan ang mga mananampalataya. Dahil na rin ito sa pagbabalik ng pagpapahid ng abo sa noo. 2020 nang itigil ito dahil sa COVID-19. Sa halip, binubudbud ang abo sa ulo ng mga Katoliko. Ikinatuwa naman ng mga nagsimba sa Baclaran ang pagbabalik ng nakagawiang tradisyon. Mas pabor ako ngayon kasi yun talaga ang tradisyon talaga na ginagawa, taon-taon. Ayon sa simbahang Katolika, hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Lenten season ang Ash Wednesday. Kapag yan ang ginawa ninyo, wala kayong matatapos. Sa sermon ni Father Rico John Bilangel, pinaalala nito sa mga Katoliko na panahon ito para humingi ng kapatawaran at magsisi sa mga nagawang kasalanan. Sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo, pinapaalala sa atin ang katotohanang tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. At ang buhay natin dahil hilam lamang sa Diyos ay may hangganan. Ayon pa kay Father Bilangel, hindi sukatan ang pagdarasal para maipakita lang ang huwad na debosyon. Kasi kung nagdarasal lang tayo pero hindi natin siya nilalakipan ng pagkakawang gawa, pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, parang walang laman yung panalangin. Kabilang sa mga dumalo sa misa ngayong umaga si Joanne, sang-ayon daw siya kay Father na hindi sapat ang panalangin kung hindi isa sa buhay ang pagiging mabuting tao. Kahit anong dasal siguro, kung hindi naman maganda yung ugali mo, parang wala, nonsense din po. Noted yun, Ate Jonah, napakagandang mensahe rin sa lahat. Diyan sa ngayon ay nagpapatuloy ang misa, susunod na yung alas 11 na Ash Wednesday Mass. Kung mapapansin nyo rin, mas kaunti na yung mga tao dito sa Baclaran Church kumpara nga kaninang madaling araw. Sa mga palak na pumunta dito, hindi na kayo, pwede na kayong magpalagay ng abo sa inyong noo. Pagpasok pa lang mula sa entrada, may mga nakabantay na mga kawani ng simbahan. Alam mo, Jess, maliban sa penitensya at pagsisisi sa mga kasalanan, paalala rin ang paglalagay ng abo sa buhay ng tao na sa abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. Jess. Gio, para ba sa ating mga deboto dyan, meron bang option sa kanila na halimbawa kung medyo ilang pa rin sila nalagyan ng abo yung noo nila, pwede bang ibalik yung sa dating nakagawaan noong pandemic, yung nagsisprinkle nga ng abo sa ulo o di kaya ay self-imposed yung cross? May ganong option ba? Maganda yung tanong mo kasi yung iba nga syempre hindi natin maiwasan, takot pa rin o may pangamba pa rin sa COVID-19 pandemic. Natanong natin din yung mga mabe dito mula sa iba't ibang congregation, pwede ka naman just mag-request kung magpapalagay ka ng abo sa noo. O yun nga yung sa ipinatupad noong pandemya na pagbubudbud sa ulo. Jess. Okay, maraming salamat. Muli, Gio Robles na nag-uulat mula sa Baclaran.